TRB, ito yun, ano, di ba nag-increase lang kayo ng June at balak nyo mag-increase ng August, i-hold nyo na muna. Di ba? Hanggat hindi na paplansya itong mga problema pinag-usapan natin. Kasi nga, sabi ko, nakakaya naman kung baha dito, baha doon, palpak RFD dito, palpak RFID doon, et cetera, huwag muna mag-increase. I-hold muna. Pag naayos na yung problema, wala na mga reklamo, go, kung ano yung nakalagay sa kontrata. Walang magreklamo na taong bayan. Promise, I assure you that. I'll tell you what. Okay. Mali. Sige, for every RFID reading or for every motorist na dumadaan, ilan ang nakakalusot at ilan hindi. I'll tell you, isa lang ang hindi makalusot. Isa lang na hindi mag-read. Sabi natin, mag-read na lahat, isa lang. Magkakabulbul ng traffic, kilometro ng abutin. Dapat ang bilangan dyan, ilang beses nagkaroon ng bulbul ng traffic dahil pumalpak ang RFID sa pag-read. Apo. Automatic na yon, no? Okay. So, will I tama ba? Mali yan. Free flow, how it operates. Okay, habang tatanggap ko po, yung bang yakyat dahil hindi pala na-register yung pinaload nila. That's precisely what I'm saying. Dapat may standards siya. Ngayon, ang tanong, we're now fixing that. You're fixing it. May problema talaga kami dyan. Ang isa pang problema, pag pumunta raw sa inyo at para humingi ng refund o para... We are committed to do that, Your Honor. Thank you, sir, sa pag-amin. Salamat po. Sige, sir. Tataya ko na ang buhay ko dyan. Na... Po. Nasaan po yung video niyo, sir? So, this is how... Left side is how the setup is, no? May mga existing barriers. So eventually, matatanggal na yung mga toll booths na matatanggal na yung barrier. You will just have a gantry. No? The gantry will have... The Bay Bridge sa Bay Area. That's the new standard na ho ngayon. Okay. For toll operations. So kailan tayo magkakaroon ng ganun? We are discussing this with our service provider who is an international... that does this already in several jurisdictions, no? So magfe-facing po kami in 2 years fully implemented. Okay, in 2 years. In 2 years. All right, 2024, 2027. But we need the regulation, Your Honor. Parati kong inuulit yun kasi di kami pwede maglagay niyan without an regulations in terms of pumasok ka, wala kang RFID, wala kang load, ano violation mo. Okay. So regulation ang kailangan nyo and cooperation pati yung LTO agencies. In terms of plate recognition kasi NGO, why do you need the no, help? Oh, opo. Okay. Alam naman ho natin kung minsan yung plate niyan iba yung sarap, iba pa yung likod o kaya paulit-ulit na plates na ginagamit. No? So siguro po pasagutin natin yung LTO. Anong klaseng cooperation po kailangan nyo sa LTO para may patupad po ito ng maayos itong no? So the regulatory regime that kumbaga para kang pumasok sa one way road or aside from that yung without a load pumasok ka eh regulated entry yan eh, hindi ka pwedeng pumasok kung hindi ka sumusunod sa patara. Kasi ang mangyayari, let's face it, meron mga motorista na pag nalaman na walang barrier yan, kahit na wala kasi, walang pipigil sa kanila, wala silang RFID, lulusot na yan ang lulusot. So, nagsubok po kami, as much as 30% ang leakage. 30% leakage meaning hindi nagbabayad. Apo. Nagpapalulusot. Eh, kasi kung so that's diba, where you need the help of the LTO. Eh. Okay. So, LTO, how can you help? Good morning, Chair. Good morning, Senator Gutchillan. And your attorney, Vigor Mendoza. Ako po yung chief of the LTO. Chair, I'd like to inform the body na last Friday po,
joint memorandum circular between DOTR, TRB, and LTO. Ito po yung magiging Biblia, the guidelines in order to implement the buyer-less program. On the LTO side, Your Honor, we're already beefing up our personnel, both on the back end and front end, in order to implement the putong buyer-less penalty. Sangayon po dito sa joint memorandum circular. Ah, penalty. Opo. Oh, okay. And then? If you do not have an RFID, mapipenalize na po kayo. Or if your load is insufficient, mapipenalize na po. And how would you track that? This is done through cooperation po the expressway, LTO personnel po dyan, through the RFID or the camera. So, meron yung flying squad? Meron po flying squad, Your Honor. Okay, paano kung walang flying squad? Contactless din po to the RFID. We will be able to talk to the RFID readers. Yeah, paano kung walang RFID? Malalaman ho natin, mapipicture ho natin yung plaka. So we are also ready to two programs in line with this is to be able to bring out all the plates necessary ng mga motor vehicles entering the paano roadways. Kung yung plaka na na-capture ninyo, eh, hindi na pala yun ang mayari. We are coming up with a memo, Your Honor, to update their information. Ito yan, ha. Nag-usap na tayo, ano, Attorney Mendoza. Alam mong malaking kapalpakan sa LTO. I hope na sinunod yung suggestion ko dahil kung hindi, manggagalaiti ako. Ano? Kapo. Yung bang, itong si, I'll give you a scenario, merong nasagasaan itong isang kotse na may plate number 1, 2, 3, 4, 5, whatever. And then pupuntahan ng law enforcement ng PNP base sa record ninyo, sasabihin nung tao na nakaregister doon sa bahay na pinuntahan, tagal ko nang binenta yan, 10 years ago pa. And then ituturo niya kung sino yung napagbenta niya, pupuntahan ulit ng PNP yung pangalawang tinubentahan, ay binenta ko na rin yan, tagal na, pero updated yung ano, ha, yung registro niya. Paulit-ulit na na-register yung plaka sa lumang may-ari, original may-ari, and yet nagpasapasahan na. That has to be solved. Yes, Mr. Chair. In fact, we will be using third-party information. In coordination ho to ng mga financial institutions, mga banko, kung saan po nakasanla itong mga sasakyan na to. Nope. I'll give you a practical solution. Yes, sir. Common sense solution. Huwag mo na kailang pumunta pa sa mga bangko. Sayang ka pa ng oras. Obligahin nyo ang bawat tao na magparehistro sa sakyan, they have to be there physically and show identification na sila nga yun yung nagpaparenew na yun, ng sakyan na yun. Kasi nangyari, because of the fixer, si Mario pwede niya utusan, si Maria pwede niya utusan si Petra na mag-register on his behalf. Diba? So from now on, lahat ng tao na mag-renew ng kanyang registration sa plaka, he or she has to be there in person, magpapakita siya ng kaya pa rin yun. Tama, only then masusolop natin itong problema. Ito, kasi meron yung tinatawag na open deed of sale. Naabuso ito, eh. Especially sa mga bentahan ng mga sasakyan, sa mga car dealer, second-hand car dealer. Right? Okay, go ahead. We'll do that, Your Honor. Okay. So, you do that, and then yung flying squad nyo, wala akong nakikita ng flying squad sa mga Toll Plus. Wala. Nasaan yung flying squad nyo? Meron pa ba kayong flying squad? Meron po, pero admittedly, Your Honor, konting-konti lang po sila. Saan po yung mga konti na yun? Wala akong nakikita. Niminsan, wala akong nakikita. We're beefing up. We have deputized po yung mga... Ilang flying squad meron kayo sa city? Walo po sila. 8 teams composed eight of teams. Yes sir. Yung central teams, office po yun, yeah. Central. Ilan yung 8 teams na yan? Ilang personnel yan? Kumikit ko muna 40, Your Honor. 40? Opo. At saan dapat naka-deploy yung 40 yan? Yun ang medyo kalat po yan. They're enforcing various traffic laws, Your Honor. Wait. Laws? Opo. Ano no, ha? Pagkatagal-tagal na akong bumibiyahe dyan sa NLEX, sa SLEX, ni minsan, wala pa ako nakitang flying squad na rumoronda o nagbabantay sa mga expressway na yan. About time na i-audit mo sila. Baka mga ghost employees na lang itong mga flying squad ninyo. Seriously. Yes, Your Honor. We will be deploying with the express
to enforce her, so hindi lang ko deputize inside the expressways. Okay. Sige, good. Bakit nakakabahaba yung sinasabi ni Senator Wynn sa mga expressway? I think hindi na sa LTO to. Mr. Singson? Yeah, unfortunately, Your Honor, yung baha nanggagaling sa upstream rivers, no? Sa DPWH kasi, meron kaming tinatawag na river gauges kung ano yung pinakamataas na history ng baha dyan, so that when bridges or roads are constructed, alam na. Na-anticipate niyo yan bago niyo po ginawa yung expressway. You should have anticipated that and you should have come up with a solution to that problem. The problem is best solved by addressing the flooding, not the expressway. But admittedly, yeah, we should have anticipated, as you said. The flooding. Tama nga po yun. Pero ibig sabihin, di ba, nag-overflow yung river. So kung ako kasi, anticipate ko na, okay, pag naglagay tayo expressway rito, baka mag-overflow yung river. So ito yung gagawin kong solusyon. Siguro maglagay ako ng drainage o ida-divert ko yung agos ng tubig somewhere na para hindi na mapunta sa kalsada. Yun po yung sinasabi ko. Yun po yung suggestion ko. We're trying our best to address that. Like what we did in the portion that happened last year in sa Tulaok. No? That we had to address. No? Okay. Now, I think we have to address this portion of Balintawak. I've been monitoring. Napunuho ng water. Mm-hmm. So hindi makatalo yung tubig, you know? Mm-hmm. So mag-overflow, pupunta at pupunta sa tulay, no? Tapos ititira lahat yung putik at basura doon sa kalye, doon sa expressway. So those things, I understand, we have to coordinate with the government, whether LGU siya o national government siya, address the flooding as well. Okay, so meron na kayong ginagawang coordination sa different agents, government agencies to address the flooding. We need to do it, said. Your Honor. Meron na po. Apo. Okay. Can you present us, this committee, yung plano ninyo in one, addressing that? Yeah, one major intervention, Your Honor, is that NIA, NIA, okay. Administrator Gulyan, is putting up what we call Sabo Dam or retarding basins upstream Bulacan River para ma-reduce yung volume of water that comes down during a heavy rainfall or a typhoon event. Kasi dapat hindi sabay yan eh, no? Dapat iniimbak yung tubig sa upstream para ganun magamit mo pati for water treatment or for irrigation. But yan nga sinasabi ko po, sir. Wala ho yan eh. Yes, yan sinasabi ko, Mr. Singson. Sana noong paman, kinausap niyo na yung NIA para NIA, maglagay kayo ng dam dyan para yung mga tubig mapigilang kumaba downstream. Yun yung pinupoint out ko. Yeah. Para maiwasan. Sometimes kasi, pag gagawa tayo ng project, dapat in-anticipate natin what would be the problem later on. What could possibly a problem that might crop up. Ano po? Yun yung topic. Honor, dalawa yung ina-address namin. Yung flooding, as you mentioned. And we have been coordinating. And we're happy that the President already came out with an executive order. Okay. Referred to as Integrated Water Resources Management Office. Okay. That he directed both DPWH and NIA to coordinate their projects. Kasi napakalaki yun ng flood control budget ng DPWH. Okay. Dapat yun ginagamit upstream rather than just dredging. Mm-hmm. Dredging will not solve the problem. Okay. So that's one. The second that we wanted to do was, we know the volume of traffic that moves in and out of the expressways. Ang problema kung minsan, pagdating sa local road, embudo rin. Hindi makalabas ng maayos at hindi makaakyat ng maayos sa exits and toll plazas. So, okay. Nagkulang kami doon in terms of anticipating that volume. Thank you, sir. No? So, we're working on that with DPWH. We're asking the help of DPWH kung kaya pa bang i-widen yan yung bababaan at entry ng mga expressways or hindi na para maghanap kami ng ibang solusyon. Baka i-overpass na namin yan para yung nasa baba gamitin na lang for locals. No? Yung
ng expiry, ibabaw na siya. Mm-hmm. No? So these are the things that we're trying to address. Mag-iembudo sa amin because hindi na makalabas. Paglabas ng exit gate, local road na yung abutan niya, tukod na dun. Okay. I'm very happy na you're aware of the problem and you're trying to come up with a solution to address the problem. So ang sabi ka kanina, so bigyan niyo po kami sa committee na ito yung mga plano ninyo, paano niyo po solve niyan at hanggang kailan, bigyan niyo kami ng timetable para ma-disseminate natin itong information na to sa publiko. Yeah. For example, Your Honor, just to mention, lahat ngayon na nanggagaling sa San Fernando Exchange, no, Interchange. So they're putting up one exchange so that yung mga galing sa Bataan, dire-diretso na, hindi na makikipagsiksikan pa dun sa Olongapo-Gapan Road. No? Okay, thanks, so sir. There's an Santo Tomas that is being opened, no, together with DPW. Okay, ngayon naman, meron bang taga San Miguel Corporation dito? Good morning, Your Honor. Good morning, ma'am. And your name po? I'm Attorney Melissa Encanto Tagarda. I'm from SMC Infrastructure. Okay. Binabaha din po yung SLEX. So what seems to be the problem po? Binabaha rin po yung SLEX. Pero nung recent typhoon, we noticed na yung usual area nung baha, which was the Alaska portion, wala pong baha dito. Ang baha po nung latest typhoon was bandang Magallanes kasi umapaw yung Marikaban. Pero ang ginagawa po namin is parang sinisip-sip po namin yung na to para mawala agad. And then the other one po, which was Quezon Avenue, which was near Talayan Creek. So we're also helping the LGU dredge that area because we realized na yung sa bandang Alaska po, natulungan po to. So yun po yung mga solutions na ginawa namin. We're working with the LGU and with to come up with solutions po. So ano ulit yung lugar na bahain sa party po ng SLEX o yung in-operate po ninyo? Based on the recent typhoon po, dun sa may Magallanes area, yun po yung report ng baha. And Quezon Avenue, those are the two areas na nagkaroon po ng baha. Okay, and paano ulit in-address yung problem? We've been working with the LGU po para matulungan to dredge that area because based on our experience, yung dredging po has helped lessen the flooding dun sa areas po na jurisdiction namin sa expertise. So cooperative po ba yung LGU sa inyo? Yes, cooperative naman po yung LGUs. Okay. We have been working with them consistently and closely. So meron kayong mga plano tungkol dyan. So is it safe to say na next year hindi na magkakaroon ng baha dyan kasi well-coordinated na kayo sa LGU at meron na kayong magandang plano, game plan, etc. So, is it safe for us to say here na by next year, wala ng baha? Hopefully, Your Honor, because we've been trying to come up with solutions to really lessen the flooding sa areas po because we also want to make sure that the motorists feel safe when they travel on our expressway and we also don't like po another report. So we've been working with them. So hopefully by next year, yes, Your Honor. Anong tawag yung sa Skyway dyan sa Maynaia? Kasi yan ang palagi ko dinadaanan. Naia X po. Naia X, tawag kayo yun, ano? Yes, Your Honor. Palagi ako nagkakaproblema dyan. Kanina na lang, ang haba-haba ng pila, nakikita ko yung RFID, hindi naman gumagana. Yan yung madalas na nagkakabuhul-buhulan dahil siguro yung mga tao papuntang airport kung saan man galing nagkakaroon ng bottleneck. It's good po that you mentioned the barrier-free solution po earlier. We've been doing that also in cooperation with the TRB for us to implement yung mga barrier-free. Actually po yung SLEX po, we've already been doing that, yung barrier-free entrance to the tollways. Meron ng barrier-free na sa SLEX? Hindi pa. For some po, meron na pong barrier-free. Yes po, Your Honor. Okay. Yung entry. Yung entry. Yes, opo. Okay. Pero yung exit? Yung exit, we will have to work with the TRB to be able to regulate po yung mga users po, yung mga motorists. Kasi we will still have to be able to capture lahat po nung lumalabas sa expressways. But hopefully po, by next year, hopefully,
100% barrier-free na po yung tollways. Wow. Sounds great. Mukhang music to our ears. Okay, barrier... Barrier-less. Barrier-less. Okay. TRB, ito yun, ano? Di ba nag-increase lang kayo ng June at balak nyo mag-increase ng August, i-hold nyo na muna. Di ba? Hanggat hindi napaplansya itong mga problema pinag-usapan natin. Kasi nga, sabi ko, nakakaya naman kung baha dito, baha doon, palpak RFD dito, palpak RFID doon, et cetera, huwag muna mag-increase. I-hold muna. Pag naayos na yung problema, wala na mga reklamo, go, kung ano yung nakalagay sa kontrata. Walang magreklamo na taong bayan. Promise, I assure you that. Diba? Pero kung mag-increase kayo na mag-increase, tapos payagan nyo mag-increase, tapos sunod-sunod yung mga problema, there will always be people who will really, really get upset and going to be on your case. Senator Wynn, meron kang question sa RFID before we move on to another topic. Yeah, thank you. Thank you, Mr. Chairman. Mr. Chairman, I want to follow up on your questioning, and I'll direct my questions to TRB. In the process of allowing the operators to increase rates, do you measure performance? Again, I'll say this on record. No, I know that we attracted the private sector to run the highways, and I support that. And I also support that they should be compensated for their investments. I also support that they should be, the contract should be honored, and whatever it's in the contract should be honored to attract our private operators to invest some more. But having said that, we should also be very strict with the services that they give us in return, no? Especially to our consumers and the riding public. Hindi naman investments lang ang tinitignan natin. And tinitignan din natin yung experience ng riding public. Diba? Hindi lang one-way street yan na naglalagay sila ng pera at babayaran natin. Tingnan rin na rin natin yung servisyo na ibinabalik nila. So that is my context. So ang tanong ko, tinitignan ba natin yung servisyo na ibinabalik nila? Opo, opo Senator Gatchalian. In fact, meron po kaming laging maintenance audit, at saka yung po mga ating mga toll plaza, ino-audit din po yan. Kaya nga po, gaya po dun sa NLEX, yung sa inyo, na-determine po namin level of service C na siya. So nire-require namin yung NLEX na magkaroon na sila ng program. So ngayon po, meron silang pinopropose na NLEX Air na magkakaroon ng elevated na simula Balintawak hanggang saan, hanggang saan yung saan niya? Bukawi. Kasi talagang hindi na po kaya nung carriageway yung traffic dun sa area ngayon. Tapos nire-require din namin po sila dahil nakita namin yung mga kulang ng toll interchange, nagkaka-traffic po. Nagdadagdag din po kami in coordination with the toll operator, nire-require po namin yan. Doon naman po sa RFID, nakita po namin na ang dun sa aming datos na nakita, ang main problem talaga dun sa ating toll plaza ay yung defective RFID stickers. So may datos po kami na yun ang karaniwang problema. So nag-utos na po kami sa mga toll operators to intensify yung kanilang replacement program. Kasi yun po talaga ang nangyayari. Akala natin sistema yung problema, pero yung mga tag po kasi, yung gaya nga po sinabi kanina, mali po yung ibang pagkakalagay, lalo po yung mga nasa headlamp, madali po siyang mag-deteriorate. So doon po sa aming i-issue bagong guidelines, igagawin na po namin mandatory na sa windshield na siya ilagay, doon sa tamang lalagyan. Kasi ang nire-reklamo po naman ng motorista, walang guidelines from the regulator. So kahit saan ilagay, pwede. So usually, yung mga tao, ayaw nilang, lalo na yung nagtitint po ng kanilang salamin sa harap, ayaw nilang ukaan. So with the regulation, i-standardize po natin kung saan dapat ilagay. Na yung pong protocol na nakita namin na pinaka-effective at saka malilesin yung wear and tear ng RFID. Kasi pagka po dun sa headlamp, 1 year, 2 years, ano na po yan eh. Sa experience namin talagang defective na kaagad siya. Samantalang yung po nasa tamang ano, umaabot po yan ng 3 to 5 years and minsan umaabot pa po ng 8 years yung ibang RFID tag. So nakikita namin yung problema. So yun po ang ina-address namin.
Tapos kagaya ng po na sinasabi ko kanina, meron po kami mga tatlong programa na gustong i-implement, yung contactless program. Pagka po natap na, hopefully ma-implement po namin by October 31, yun po ang directive sa amin ng board to implement the contactless program. Yung pong naantalang programa natin, kung natatandaan nyo, Senator Win, nung nakaraan, nagkaroon tayo ng problema, nung si Senator Grace po pa yung head po ng committee. So ngayon, ang balak po namin, i-re-implement po siya. Ngayon, meron na po kaming proper data at saka proper protocols in place together with the proper legal frameworks ng mga guidelines natin. So hopefully, by October 31 po, ma-implement na natin yung contactless program. Secondly, meron po tayong tinatawag na interoperability program. Phase 3 na po tayo. So ito po yung one wallet, one RFID. So hindi na po kailangang dalawa pa yung RFID mo. So isa na lang pong wallet, both tapos isang RFID, pwede mo nang gamitin kesa San Miguel side or sa MPTC side. So para din po yung mga tao, hindi nalilito kasi yung iba po, nagkakaroon ng kalituan, gagamitin pala dun sa MPT side tapos magpapaload siya dun sa kabila. So ngayon, pwede pong isa na lang yung wallet mo, isang RFID, para din po sa convenience ng ating mga motorista. So ang target date po ng TRB is within the year, ma-implement po natin yung interoperability. Meron lang po kasi kaming inaayos na issue dun sa turnaround time. Kasi kung napapansin po nyo, ang karaniwang reklamo ng ating motorista, hindi po napopropagate sa lane level kaagad yung load nila. So kasi may anong po kasing system sila na meron pang backup sa abroad. So ni-require namin yung toll operators to remove all the obstacles para 3 to 7 minutes pag nag-load ka, maano ka agad, real-time charging. Kasi po yun na nangyayari, yung motorista mag-load tapos hindi naman siya mapopropagate sa lane level tapos pag ano, huhulihin siya kung ma-implement na yung JMC namin. So binabalance po namin yung interest ng motorista at saka yung toll operators. So we come up with the joint memorandum circular to regulate the motorists and we will come up with the revised MPSS or minimum performance standard and specification for TCS para naman po sa toll operators with corresponding penalties din po. Para naman kung alimbawa may despite all the protocols, may palpak, kasi hindi po talaga may iwasan, may palpak, kaya lang look out po kasi nila, public service po ito, kailangan pag hindi ka nag-comply doon sa tinatawag nating key performance indicators, kailangan may corresponding penalties po. Unfortunately, nung mga dating mga ating mga kasama doon sa DOTR, nag-come up po tayo ng tinatawag natin na MPSS. Kaya lang, nire-revise po namin kasi kulang po siya ng penalties. So pag wala kasing penalties, ang karaniwan sa Pilipino, pag walang penalties, hindi po sinusunod. So we have to come up with that para balance po. Meron tayong para sa motorista, meron din tayo para dun sa toll operators. Alam mo, Executive Director, simple lang naman ang gusto namin. Ako, I am a consumer of that highway. Simple lang naman ang gusto natin. Gumagana yung RFID, walang traffic, hindi binabaha kahit malakas yung ulan. Yun lang naman eh. No, yun lang naman ang gusto ng mga consumers natin. Ngayon, babalikan ko, bago ba nagtataas ng rates, tinitignan nyo ba yung performance nitong mga toll operators? Kasama ba yan sa consideration ninyo? Opo, kasi bago po namin i-approve yan, may sinasubmit po yung secretariat na maintenance o lahat ng pong audit. Meron po silang sinasubmit na kung gaano yung level of service. Ngayon, na-approbahan po yan ng board dahil it appears na at that time, compliant sila. Doon sa demonstrate sa amin ngayon kung compliant sila. Sige, mag-concentrate tayo on one aspect. Dito, you mentioned earlier, meron kayong in-issue na MPSS, Minimum Performance Standards and Specification for Toll Collection System of Expressways, dated April 25, 2022. Meron dito mga performance KPIs, Toll Collection System. Apo, demonstrate nyo nga sa amin ngayon kung pasado sila sa toll collection system. Meron dito transaction time at ETC, entry exit lanes. Demonstrate nyo nga sa amin kung pasado sila. Doon po sa KPI sa toll collection system, given the nire-revise nga po namin ngayon, ang key performance indicators na kinukonsider po ng secretariat ngayon ng board
is yung readability rate ng RFID. So based on sa aming pong audit, yung ETC readability rate naman po ng lahat ng toll expressway except for some areas, eh nakapasa naman po dun sa threshold na 98%. 98%, anong year yan? Anong time frame yan? Ito po, 2023 to 2024. Ang medyo mababa lang po ang ano, yung MCX natin. Ang naiyaks po natin, 98.64. Dito muna tayo sa NLEX kasi dyan ako dumadaan eh. Sa NLEX po, 99.10. 99.10. Opo. Eh bakit kahapon nung dumaan yung sasakyan namin, hindi binabasa? Yun pong 99.10, yun kasi mataas po siya. Pero admittedly, pagka minultiply mo po siya ng transaction, marami po kasing transaction. So talagang mayroon pa din talagang problema. Kaya dapat, ang threshold po kasi 98%. So pumapasa siya, pero admittedly, meron pa din talagang mga instances na imbis na pumapasa siya, ginagamit yung manually, yung card. So yun, bagsak po yun. Kaya lang, ang average po ng NLEX, nung huli kami mag-inspection is 99.10. Ito naman po, continually ina-update namin. At pag bumababa po sila sa ano, sinasubmit po namin sa board yan kung meron silang pagkasingit lang, toll rate. Senator Wynn, dapat binibilang ninyo kung ilang beses na hindi umaanda na maayos yung RFID readings nila. Huwag na yung 99.10, parang 0.90 lang ang pagkukulang. Hindi dapat ganun. Ang bilangan dapat, ilang beses ba ang pumalpak ang kanilang RFID? Opo. Ilang beses ba nagkabuhol-buhol ang traffic because of that? Sa isang linggo o sa isang buwan? Ganun po yun. Totoo po yun. Kaya nga po, gaya na sinabi ko kanila, nire-revisit po namin yung mga KPIs ngayon. Kasi ito po, naipasa dati. So we have to revalidate and review the KPIs. Kasi kung bibilangin nyo po yung ilang beses pumalpak yung pag-read ng RFID, ilang beses nagkaroon ng baha doon, ilang beses na nagkaroon ng bulbul ng traffic, then baka hindi po 99.8. Yun po siguro ibig sabihin ni Senator Wynn. Kasi ang ginagawa nyo, binubuo nyo na, and I don't know where you get that figure, how did you come up with that kind of figure na 99.8 ang success rate or good performance? Anong formula ang ginagamit nyo, sir? Anong klaseng formula? Kaya nga, anong klaseng formula? Paano? Paano yung just para ma-report? Ang ginagawa po ng ating mga auditors po, for every 100 transactions, nagka-come up po sila ng ilan po yung pumapasa. For every transactions? 100 po. So kung halimbawa, 100, Ate Juliet, for every 100. So halimbawa sa NLEX po, kasi marami pong toll expressway to. I'll tell you what. Okay. Mali. Sige, for every RFID reading or for every motorist na dumadaan, ilan ang nakakalusot at ilan hindi. I'll tell you, isa lang ang hindi makalusot. Isa lang na hindi mag-read. Sabi natin, mag-read na lahat, isa lang. Magkakabulbul na yung traffic, kilometro na abutin. Dapat ang bilangan dyan, ilang beses nagkaroon ng bulbul ng traffic dahil pumalpak ang RFID sa pag-read. Opo.